Ayan natin. Yan, nakaano na. Good day, everyone. I-adjust lang natin yung ano, yung setup. Hindi pa tayo ng maliwanag. Thank you sa pag-attend, Earl. Good evening din. Good evening, Mary Joy. Okay, sige. Nipat ko lang ng setup. Okay, so we are in our engineering faculty room. Okay. Dito si Prof. Kimura. Oh, Sir Kimura. Ano ka naman? Shout out. Dito si Ma'am Prof. Basilio. Shout out kay Ma'am Basilio. Okay, may kasama akong sasagot sa mga tanong ha. Pag may tanong kayo na mahirap, sila yung sasagot. Tatawagin ko yung mga yan pag hindi ko masagot. Ha? Ayan, medyo luminaw siya. Okay. Okay po. So, re-reflect ka na. Wala tayong ano. Hindi pagkain ano kami. Hindi, alisin ko naman yan. Let us try yung ano PDF dito. Baka mawala yung PDF, ano na yan, reflection. PDF tayo. May anino ba? Sino Benson? Benson? Benson. Ay, Benson? Oo. Oh, ano nangyari? Hay lang kasi may inumpa. Bigyan niyo tayo ng pa. Ano sa kanya? Nasa 20s pa lang 'yan eh. Tatay. Ah, tatay mo na. Hala ko yung. Kalang yung 7.
Kawawa naman. Rest in peace sa isa nating kakilala na ano, na namatay, namatayan. Mga kaklase nyo siguro, si Vinson, dating nag-aral dito sa University, IE, nakagraduate. Dati siyang mechanical din eh, mechanical engineering din. Okay. Kaya kilala yan ng mga mechanical engineering. Kilala yata ni... si Earl kasi mahilig ito mag-basketball dyan sa Signal eh. Sa bandarong yun, yung parientes ni Vinson yata ay namayapa. So, condolence lang. Parating natin kay Vinson. Condolence. Nakakalungkot naman balita pero wala tayong magawa. Ganyan talaga. So pwede na kayong magano. Yan, nag-good evening na si Ma'am Basilio. Yung mga may tanong sa inyo, pwede na kayong gumamit ng comment box. Ay lagay niyo yung tanong tulad ng dati noong last week. Mga nagtanong, pwede nga no gumamit niyan. So mag-open lang ako ng ano dito. Kasi last week, kalimbawa ito, mapakagandang document na pre-present natin last week. Yan. Sana may magtanong kayo para ano. Napakaganda. Bakit na sinasabing maganda to? Kasi practical na practical eh. Practical to eh. Yung talaga nangyayari sa atin, sa buhay natin, may encounter mo, di meron ka ng idea. Nag-represent nga ako nito nung last week, extension na to, napadaan yung misis ko, nakinig ng ilang saglit. Sabi niya, may natutunan raw siya. Sipin mo yun. May natutunan ang misis ko dahil sa pakikinig ng konting ano. So at least, hindi masayang ang oras natin. Meron tayong pinagkakabala na kapakipakinabang, extension program pa. Pwede rin kayo magtanong sa tungkol sa mga subject nyo. In fact, nung last week, meron tayo dito dumating na ano, na nag-participate na taga malayong eskwelahan. Malayo. Sa Bicol yata, ano? Ayan mga ganyan, magana tayo. Ayan, nakikita naman. May reflection ng ilaw kasi nilipat ko rito sa may ilaw kaya lang nagre-reflect yung ilaw. Pero nakikita naman, maliwanag naman yung ano. Pakikomment ha. Di ba maliwanag naman, kitang-kita naman yung ano. Good evening ano. Shout out Maki Gutierrez. Maki Gutierrez. Shout out sa'yo. Mary Joy, shout out sa'yo. Earn. Si Amongo, masipag nating officer ng mga student ano organization, supportive sa mga ano sa mga program ng ating CET. Sa CET rin to, kaya yung mga in-invite ko na mga faculty tulad ni Sir Tabia. Ay, hindi ko yata na-send kay Sir Tabia yung message ah. Dali lang ha. Tingnan ko lang kung na-send ko kay Sir Tabia message na may nagre-request kasi sa'yo kay Sir Tabia na si Jante gusto magtanong sa kanya. Baka message ko na lang dito. Ano ba to? Hindi yata nagkukunik ah. Hirapan dito mag-connect ang ano. Aha. Talagang nagkakaroon ng ano tong ano. Itong keyboard. Sir Tabia. So, may message ko lang para kasi
may nag request sa'yo na student invite ka namin dito sa extension live group study. So ngayon, naka-live na tayo ngayon. Ayan, share. Ano kaya? Sinend ko na kay Sir Tabia. Message ko mamaya. Baka dumating naman yan, Sir Tabia. Hoy! Shoutout din. Kaya pakita nga natin yung mga nagsashoutout. Isa-isa natin pakita. Andito na rin si Steven. Good evening din sa'yo. Siguro sagutin natin yung mga nag-good evening para say natin. Good evening. Good evening din natin yung mga nagbabati dito. Okay, say natin. Good evening yung mga yan. Hindi na kayo mag-type ha, ng ano, kasi ilagay ko na sa PDF uli. Balik ko lang sa PDF. Ayan ha, PDF. At meron tayong list dito nung ano. Meron tayong list dito. Ito yung list natin. Ayan yung list natin, di ba? House building checklist. Okay? So yan, pagka engineering kayo, isa ito sa pwede nyo ano, pwede nyo makatulong sa inyo. Parang ano, parang punch list to, ano, punch list. Foundation, house built on sa draft clay. So i-observe mo yan. Yan yung parang survey checklist mo. Deep of foundation. Parang inaano mo siya. Ano ba ang dapat? Ang 1 meter ba eh, sufficient na o insufficient? Shape of stones, round, broken. So, mga paalala to eh. Itong house building checklist na to eh. Material, saan galing yung materials na yun? So, tuloy lang natin. Habang kayo... pwede niyong basahin itong ano na to, nakalagay sa PDF. At hindi na natin pinakita ito last week, pero ito parang review, ano. Yan din yung mga pinag-usapan natin, no. So good evening din, inulit ko, in ano. Good evening din, Maki. Maki Gutierrez. Anong? Baka may mga gusto kayong itanong ha. Maki Gutierrez. Interested kayo o kaya gusto niya makinig lang. Pwede rin. Pwede rin makinig lang. Okay naman. Okay, so walls naman, halimbawa walls, columns are made before walls. So yes, no, ano ba dapat? Minsan may makikita kang ganitong nagbabiral sa FB, nagalangin sa FB minsan, may nakita na akong ganito, columns are made before walls. So ano ba dapat mauna?
yung wall or column. Karaniwan kasi, ginagawa na rin natin yung inuuna natin yung wall. Bakit? Para makatipid sa, para makatipid tayo sa forma, pamporma, no? Para makatipid sa forma. Pero sa talagang formal design, nararapat lang na ang column ang mauna. Okay? Yung mga ibang course niya, hindi lang yung mga subject na tinuturuan ni Engineer Santua ang pwede nyo itanong. Pwede rin ibang subject kasi may mga iba naman teacher na pwede sumagot niyan. Hindi lang naman ako. Kasi nga, extension program to. May mga ibang teacher naman pwede sumagot niyan. Mamaya, pagtulong-tulungan natin na magkaintindihan, meron pa yung ano. So, ano natin, ha? Okay. Andito na rin. Galing daw sa work si Ernesto. So, good evening din sa'yo, Ernesto. Mahirap pang trabaho nito ni si Ernesto eh. Ha? Ernesto, baka meron ka ng bagoong dyan. Hindi mo naman ako dinadala ng bagoong. Yung maanghang at medyo konti lang yung tamis. Ha? Mahilig naman ako dyan sa bagoong. Hindi ka na yata gumagawa ng bagong eh. Sige, hoy. Andito na yung ating masipag na ano, President Jobin. Oh, good evening sa'yo. Baka may mga kakilala rin kayong high school kasi may nakapagtanong na sa akin na high school. Marami na akong nasagot na mga tanong ng high school tungkol sa math and science. Pwede rin kayo magtanong. Oh, sige lang kung wala pang bago, okay lang. Marami pa naman panahon. May mga nasa na ba ako? Ang sinasabi mong walang cute na kasama. Ah, tulad niyan. Habang naghintay ako ng mga ibang ano nyo, tanong. Shout out. Hay. Ito pala eh, ito yung mga sabi nito cute 'yan, oh, mga cute ha. Mga cute. 1, 2, 3, 4. Yan yung mga cute ha. Ayan, cute. May nagtanong na si Jante, nasan daw yung mga cute? Ayan, pinakita ko. Ayan ha. Ang sabihin, no, wala akong cute na kasama. Meron, ang dami dito. Ha?
So baka may mga tanong kayo dyan, pwede nyo lang ano, tanongin. Tapos yung mga teacher nyo, sabihin nyo, nagpa-participate kayo sa extension project. Pwede nyo hinga ng bonus point. Nakakatawa kami maging teacher. Ang kumakahawak. Yan yung reference namin. Hey, sir. Bye-bye, sir. Sa extension ito, kaya ganon. Sige. Uy, may nagpa-shoutout kay, isipin mo, sa dinami-dami ng aking pinakitang cute, yung nakatalikod pa na si Miss Kasim ang naanoan. Nakilala. Nakatalikod na yan. Nakilala pa yung likod. Kita mo na yan. Meron palang fans club to. Andito nga si Miss Kasim. Kaya lang, hindi siya napukusan kanina. Nakatalikod. Oh. May fans club pala si Miss Kasim dito. Shout out naman daw sa'yo, Miss Kasim. Nakatalikod pa yan, ha? Lalo na noon kung nakaharap yan. Limbawa, sa susunod nitong ano natin, itong, you know, column still was covered with minimum of 2 cm of concrete all around. Yan yung sinasabi natin sa structural na concrete cover. Di ba? Concrete cover yan. Ano pa? Wall ties to the column at 40 cm interval. So, maganda itong dokumento ito. Pwede nyo yan, no? I-print screen, ano? Screenshot. Maalala nyo eh, checklist, parang punch list eh. Mas ano lang ha, mas detalyado lang ang punch list kisa dito. Pero ito, maalala mo yung mga, ano? Meron tayong 48 reasons na binanggit last week kung paano natin sasagutin ang mga ganong tanong pagka tinanong tayo mga nagpapagawa ng bahay. Okay. Ano pa? Meron akong mga libro dito, pwede ko rin ipakita. So, meron tayo sa transportation engineering. Ito, ito yung maganda nating ano. Itong isa. Kasi ang transportation engineering, ang prerequisite niya, highway engineering. Bakit ka mo? Ang transportation engineering ay binubuo ng apat na main branches. No? Una-una, pinakamalawak dyan ay yung highway engineering. Yan ang number one. Pangalawa, yung railroad engineering. Pangatlo, yung airport engineering. At pangapat, yung seaport engineering. So, apat na siya ngayon, no? So, ito yung ano natin. At ang author nito, ang author niyan, yan yung libro natin na pinakamain na ginagamit. Gagamitin natin to sa mga computation. Okay. So ang pinaka-author nito ay si Engineer Martin Rogers ng Dublin Institute of Technology, Ireland. Okay. Department of Civil and Structural Engineering. Isipin mo, ha? Department of Civil and Structural Engineering pero under nila ang highway, no? So ang highway kasi is structure. So sa Pilipinas, nilagay natin ito sa transportation pero
structure pa rin niya eh. Structural pa rin eh. So yan ang gagamitin natin para sa highway, ha? Para sa highway. Okay? Meron din tayo dito para sa project management and construction method. To. Practical, practical to. So naging textbook na rin siya pero practical ang approach nito kasi ang author nito ay si very popular at eksperto Max Fajardo, no? Pero from ano to, hindi galing sa scientific ano background pero engineer naman siya. Saka masabi na rin natin na ano to, kapakipakinabang na rin to kasi ito naman ay what? Ay more on experience at actual. More on sa actual to. Magaling to. Ha? Magaling pagka-discuss nito. Maandyan tungkol sa ating subject na construction, methods, and project management. So yan naman yung isa. Okay. At meron din tayo tungkol sa mga timber. Pero gamitin natin sa timber yung NDS. Tulad ng mga ganitong dokumento. Tuloy natin. Habang naghintay ako ng ano nyo, ng tanong. Tulad yan. Wall ties to the column. At ano, yan, nabasa ko na kanina. Ano, minimum size of column reinforcement steel. Minimum 12 mm. Ano ang 12 mm? Ano ang 12 mm? Number ano kaya yan? Diba? Ang 12 mm ay ano yung pinakamaliit dun is 9 point ano? Okay. 9.8 na pwede siyang maging kasi ang numbering natin ng mga bakal is yung inches eh. Inches kasi. So naman yung pinaka size niya, pinaka diameter. Okay? Gamitin yan. para sa wall yung reinforcement sa wall. Interval between reinforcement plus minus 12 cm. Between reinforcement trans. 12 cm. So, ano ang 12 cm? Parang equivalent na yan sa 5 inches, no? 5 inches, eh, mga gano'n na yan. Sa pagitan ng ano, reinforcement rod. So, plus minus, no? Plus minus. Minimum size of stirrup. Yung stirrup naman, 8 mm. So, stirrup naman yung mga pangano natin doon sa column, no? Yung pang-tie natin sa column, pag ganon, nakapaikot na ano sa column, nakaganon, yan ang stirrup, 8 mm naman. So, okay. So, interval between column and stirrups. So, 150 mm. So, ano 150 mm? 6 inches. So, kalahating ruler, no? Kalahating ruler, yan ang interval naman ng stirrup. O yan, isang dangkal. Isang dangkal yung ano, kalahating ruler. So, kanina, 5 inches. Ito naman, 6 inches. Yung ano niya. Okay. Then, next. Reinforcement rod sufficiently protruded out from the top of the column. So,
Bakit? Kasi pwedeng ikilo yun sa itaas. Sa itaas, igaganon mo yun. Kung mayroon yung tatamaan na trusses, o may tatamaan na column, o may tatamaan na supporting ano yan, horizontal structure, eh, iikot mo yun doon. Halimbawa, ito yung bakal, igaganon mo siya sa taas. Iaangkla mo na ganoon sa taas. Kaya medyo may pasubra yung bakal natin ito kasi para maikilo na ganoon. At kaya natin compute yon. Meron tayong computation kung gaano kahaba yung pagkakasubra noon. Yun na yung sa engineering. Ito, medyo ano lang to, yung engineering ito, pero yung easy, pero hindi ganong detalye, pero madaling matandaan na meron nun. Okay. So sa atin naman, although may pasubra yun, hindi naman na tayo masyadong particular, hindi tayo masyadong precise. Pagka na-compute mo ay 12 centimeter, eh, talagang sinukat mo 12 centimeter na eksakto-eksakto. Hindi naman. Pasubra ka ng konti ano, sa mata mo. Visual estimate, pwede na. Basta ikaw eh, sanay na sa estimatean, ganyan. Ganyan, 5 centimeter, yan. Estimate na yan. Estimate mo na yan. O, hindi yung kada isang galaw mo eh, magsusukat ka. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun ka-precise. Magpasubra ka ng konti, anong mangyayari? Mas maganda pa nga pasubra. Huwag lang yung pakulang, ha? Pagka kumukulang, di mas ano, mas delikado. Mas maganda yung konting pasubra. Okay? Mortar thickness between bricks, blocks. 1 centimeter. Oh. At least yan yung ano mo, yung concrete na idadagdag mo doon. Actually, hindi ito concrete. Ang dadagdag mo kasi bricks and blocks. Wala na itong halong mga ano, malalaking gravel. Ano na lang. Karamihan ito. Kung blocks, pwede pang haluan ng maliliit na gravel. Pero bricks, wala ka ng mga gravel dito. Ano talaga? Sand and cement. No? Yung mixture niya. Mortar. No? Mortar. So, kaya medyo patibay din yung ano. Nakakapagpatibay din yung ano kasi medyo marami siyang amount na ano eh, simento eh. Yung mga pangpalaman sa hollow blocks. Okay? So, yan yun. Kaya medyo huwag niya ipagwalang bahala yun kasi nakakapagpatibay din yun. Although, sa normal natin sa engineering, hindi naman natin kino-compute yung ano nun, structural strength ng wall, pero pwede natin isama as a frame yun. Kasi ang laking bagay nun, pwede nang isama sa analysis yung wall. Okay? Bricks were layered neatly. So, dapat maganda ang pagkasalansan ng mga hollow blocks o ng bricks. Okay. Tipin mo, hollow blocks. Beam on top of door and window frames. Meron ba? Wala. Dapat meron. Diba? O, ang ginagawa natin sa Pilipinas, lintel na lang. Talagang wala nang ano, beam dyan. O, makita mo yan ito. Ipakita ko sa inyo sa live itong room natin. Wala kang makikita ang mga ganoon, ha? Ay lalo pa yung mga residential house. Wala ka talaga makikita beam doon. Minsan nga, kulom na lang eh. Wala talagang mga beam eh. Kasi alam nyo, napakamahal kasi ng beam. Ang kulom sa beam. Kaya yung iba, ano na lang, hollow blocks lang talaga. Nakita naman natin last week, di ba? Talagang hollow blocks lahat. Kasi napakamahal ng magana ng beam eh. Para nga, ano? Sipin mo, marami siyang bakal sa loob. Minimum 4. 4 na minimum. Bakal niya. Tapos, yung pang
ano noon, stirrups. Then yung mga ties pa noon. Ties, then saka pa mag-aano ka pa ng porma, pamporma doon. Pamporma doon, kahoy na mga gandang klase. No? So, para maging maganda yung quality, magandang klase yung ano. So, ganun yung mangyari. Ay, pinagtanong. Mga iba palang dumating. Ngayon ko lang napansin. Meron namang soft copy. Pwede nyo ma-search ito sa internet. Yung document na to. Ang ano nito, ang title, di ba? Good Building Construction. Good Building Design and Construction. So, tinanong kasi ni Press Joven kung meron soft copy. Meron. Hindi naman ito ano sa internet. Saka ano lang ito, free. So, i-search nyo lang sa internet. Makakapag-download kayo ng kopya nito. Okay? Ah, yung Highway Engineering. Meron din. Free lang yan sa ano, internet. So, hindi ko may share sa mga ano kasi nga bawal na yan. Oh. Pero kung kayo mismo, kanya-kanyang download, pwede. Hindi kasi ako pwede mag-distribute kasi bawal yung mag-distribute ka. Pwede kang gumamit pero hindi ka pwede mag-distribute. Ganun ang copyright. Ha? Yan ang kanilang ano eh. So, pwede kang gumamit pero hindi ka pwede mag-distribute. So, yun ang kalakaran. Kaya, hindi ako pwede mag-distribute sa inyo. Pero, free naman yan. Pagka sinerch nyo, isearch nyo lang yung PDF na yan, lalabas naman yan. So, yan kasi tinatanong niya eh, Highway Engineering. Kasi may mga computation dito. Tingnan nyo. O yan, may mga formula. May mga example. Problem solving. Yan o. May mga problem solving. Yung iba dito, natakal ko na, tulad nyo, no? Yan. Baka meron sa inyong IE na napadpad rito, okay lang, kasali naman kayo sa ganitong engineering, yan, no? Oh. Ito, pinag-aralan sa IE, transportation. Ito. Pinag-aralan ito sa IE, yan, no? Dati ko na itong inano, itong mga ganitong, ano, color natin, dati ko na itong nilecture sa mga previous, ano, student, yan. Problem solving, you know. Then, makukuha yung mga data, masusolve itong mga value na to. Ganyan, pareho lang yung inuturo sa IE saka sa civil engineering. Pero, iba yung subject. Ganun kasi, kaya ako nalalaman kasi tapos ako ng IE, tapos ako ng civil. Kaya, pero, iba yung pangalan. Sa IE, ang pangalan nito sa IE is Operations Research ang tawag sa IE. Pero dito, Transportation Engineering sa Civil Engineering. Yan. Kita mo yun? Ang layo-layo. Pero yung topic andon, pareho lang yung topic. So kung hindi ako mag-aaral lang ganoon, hindi ko malalaman na pareho lang pala. No? Meron pala similarity. Okay. Ano pa? Yung mga ibang mga comment nyo. Okay, shout out naman natin si Jason. Tumating na pala. Good evening, man. Good evening, Jason. Dito rin si ano? Jericho. Good evening, Jericho. Pwede nyo i-share itong ano na to live stream sa mga GCO ano college maski hindi engineering pwedeng high school kasi pwede naman nating masagot yung mga iba nilang tanong, no? Medyo mahina nga lang tayo sa English, baka tanongin tayo sa English, pero yung mga patungkol sa science, technology, marami naman kami dito ang pwede magsagot yan. Okay. Andito pa si Ma'am Basilio sa mga AutoCAD, mga tanong niyan, no? Sa electronics, may mga ganyan yan. Na? Ay,
Yung mga estudyante kanina, nagsabi mapunta yung mga sa electrical electronics. Kaya lang wala pa si Sir Tabia, pero andito naman si Ma'am Basilio, yan, sa mga sa electronics. Ah, dito kayo mag-ano ng tanong. So, good evening din, Adele. Okay. Yan pa. Yan din si ano? Mark Tinez. Good evening din, Mark Tinez. Okay. May nagtanong kanina, nasaan na yun? Ato, si... Balikan ko lang, ha? Tanong ni Jason. Shoutout sa iyo. Sir, ano yung Q sa formula ng shearing stress? Is equal to BQ over IB. IB yan, ha? Hindi yan LB. Baka magkamali kayo, ha? Stress is equal to BQ divided by IV. Hindi yan LV, ha? Baka pounds ang sabihin nyo, ha? Susulat to. Kuha ko ng papel. So, mga misinterpret nyo yung ano eh. So, sige, ito yung tanong mo pala, stress. Susulat ko lang. Stress is equal to BQ over IB. Ayan. So, yan yung pinakatanong mo. Ha? Pero ang tanong mo kasi, sir, ano yung Q? Yung Q yung tinanong mo. So, stress, siyempre alam mo na yung V. Ang V is, ito yung total ano natin, shear. Total shear. So, ito, shearing stress, pero ito yung total shear. Ito yung I. Alam natin ang I, yan yung inertia, di ba? Inertia. Moment of inertia natin. Ang V naman, ay yan yung ating width. Di ba? Yung width. Okay? Ano naman yung Q? Yung Q yung ano natin? Moment of area. Ito kasi moment of inertia. Ito moment of area. Moment of area ito. Ito moment of inertia. So ang unit ng Q, kasi moment of area siya, ang unit nito is meter cube. Meter cube ang unit niyan. Ang unit niyan is meter cube. Samantalang ang moment of inertia, ang unit ng moment of inertia is moment ay meter to the fourth. Yan. Yan ha? Oh. So, kaya ang ano nito is moment of area, ito, moment of inertia. Moment of area. Ang moment is meters. Area is square meter. So anong nangyari is times ganito. Kaya naging ganon, ha? Diba? Moment, meters. Area, square meter. So, naging meters cube. Diba? So, ito namang moment of inertia is ang inertia is squared. Inertia cube pala. Okay. So, moment M saka inertia cube. No? Moment of inertia. Okay. Okay. So, kaya nagiging M to the fourth. Yan ang tawag dyan. Pero Q lang, okay na yung Q dyan kasi
Ang maganda sa queue ay parang ito yung nakikita natin sa calculus na area, tapos kukunin mo yung ano niya, ano yung centroid ng area, tapos kukunin mo yung distance hanggang doon sa datum. So from datum hanggang doon sa centroid ng area, i-multiply mo yung area, ito yun, ito lalabas. So yun ang pinaka-concept ng queue, ha? Yan ang pinaka-concept ng queue. So medyo masalimuot yung queue dyan. Mabuti na ano mo. Sa pag-compute nitong apat na to, pag-compute ng apat, yung queue ang pinakamasalimuot dyan. Nagdidepende kasi yan sa shape. Eh kung irregular yung shape, nalinti ka na, no, di ba? Mahirap ma-solve. Mabuti kung regular lang yung shape, madali yan. Kasi yung area, kukunin mo yung area, then, halimbawa, magbigay ako ng example. Area, rectangle. Halimbawa, ganyan. Halimbawa, ito. Example. Ito yung area. Ang area nito is A times B. Ay ano to? Halimbawa, ito yung C. So, ano yung Q? A, B, C. So, ang Q natin dito is A, B, C. Yan. Ito yung datum. Ito yung reference ano natin. Datum. Ang Q dyan is A, B, C. A, B, C. Okay? So, yan ang pinaka-concept, ha? Concept. Pero, depende kung anong shape nito at depende kung gano'n siya kalayo sa datum. So, magdidepende. Pwede kasi yung datum andun sa loob ng rectangle. Ay, paano ngayon kung ibang shape ito? Kung ito ay ellipse o parabola. So, magkakaano-ano ka ng ano yan. Mahirap kasi yan, ha? Hindi ganyan kadali yan. Madali yung concept. Pero, halimbawa, bigay ko sa iyo, ganito yung shape. Oh. Ganito yung shape, parabola. Oh. Pagka ganito yung shape, parabola, pagka tinanong kita, nasaan yung ano yan? Centroid. Mahirap yan. Mahirap yung centroid yan. Kaya gagawin mo dyan, gagawa ka ng ano, differential equation or calculus. Calculus may ang ano. Mag-ano ka ng strip. Oh. Magdi-define ka ng strip, yan. Magdi-define ka ng strip, sasabihin mo, DA. Yan. Derivative A. Magdi-define ka ng strip. So, yung centroid noon, eh, madali lang. Yun lang. Gano'ng kalayo yung distance niya. Hanggang doon. So, yan na yung ano niya. So, ito, gano'ng kaano to? So, madi-determine mo din yan. Halimbawa, y. So, ang q mo dyan, ang dq mo dyan, dq na yan, is yxda. Yan, yxda. Then, yan mo, integrate po both side. Integrate both side, masusolve ang q. So, integral of yxda. So, ganyan na lalabas. So, medyo masalimot yan kasi magmamathematics ka. Kailangan mong makuha yung equation nito. So, madali lang naman yan kung talagang maano ka sa math, mahilig ka sa math. Pero, ibig sabihin, eh, yung concept na to ay hindi ganun kadali. Ha? So, kasi itong mga ibang ito, V, saka I, madadali lang yan. Madadali lang pag-solve yan. No? Yung Q ang ano dyan, mahirap. No? So, tamang-tama yung tinanong mo. Ginagamit nga yan sa timber design yung ginagamit. So, actually, yan ang pinaka-main, ano natin, main concept sa timber. Okay, so, ako, masalimot talaga yan. Wala tayong magagawa kasi talaga ganyan. So, naano mo, nakuha mo ba? At least nakuha mo ba? Nakuha mo ba? Kasi yung mga libro,
pagka tama yung sinabi mo, alam ko, kaya mo tinanong ko anong ibig sabihin ng Q, alam ko. Yung mga libro sa structural engineering, hindi nila dinidefine kung ano yung Q. Wala kang makikitang libro sa structural engineering na dinidefine yung Q. Alam mo ba kung saan makikita ang definition ng Q? Kung saan libro? Pumunta ka sa libro ng mechanics, andun ang definition ng Q, o kaya sa strength of material, andun ang definition ng Q. Pero sa structural engineering, wala kang makikita dyan. Puro Q lang ang gagamitin nila. Kaya alam ko kung bakit mo tinatanong yan. Ganyan yan. Talagang masalimot yan. Isipin mo, hindi nga nila masyadong dinidescribe yan sa structural engineering book. Kaya kayo, huwag kayong masyadong mag-aral ng structural engineering. Kung hindi pa kayo ano sa strength of material, talagang, kung ako sa inyo, ang pinakatutukan nyo ng gusto ay strength of material. Halos lahat ng engineering mapapasahan nyo pagka alam na alam nyo ang strength of material. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maski magpaka-experto ka sa structural, kung hindi mo nabasa yung strength of material, wala akong mangyayari sa iyo. Wala mangyayari. Sabi ko sa iyo. Kaya kung talagang gusto mong matulungan sarili mo, hanggang sa magtrabaho ka, strength of material ang expert mo. Dahil yung structural engineering, kusa na lang yan, lalo-lalo na pagka alam mo na strength of material, talagang kusa mong maintindihan yan. Kusang malilinawan ka, maliwanag ang iyong pagkaintindi. O, dati kong sinasabi sa inyo, basic. Yan. Actually, maganda talaga mechanics. Yun, mechanics talaga. Maski hindi na yung kunti lang yung dynamics. Kasi yung mechanics, mayroong statics saka dynamics. Sa statics, then pagkatapos mo sa statics, review mo, punta ka sa strength of material, then saka ka mag sa structural. Kasi pagka yan, tulad yan, ito ay dinidiscuss sa strength of material. Yan. Yung concept na yan. Sipin mo. Ba't nawala yung natin, PDF? Okay. So, noted raw. So, okay naman. Yung mga ibang mga gusto naman magtanong dyan. Ayan. Sabi ni Jericho Arsenal, First moment, ata yung Q. Yan. First moment, actually, tatlo ang pangalan niyan. Iba-iba pangalan niyan. First moment, pwede. Kasi alam mo ba ang second moment? Ang second moment is inertia. Kaya, mga panglito yan. Mga panglito. Kaya dapat, hindi kayo malilito sa mga tawag dyan. Ha? Ang first moment, yan. Yan, pwede yan. Actually, yung mga pinag-aralan natin dito sa civil engineering yan. Sa civil engineering lang ang may ganyang mga word, mga terminology. Pagka sinabi mo yan sa mechanical engineering, malilito sila. Walang ganyang mga word sa mechanical engineering. Kasi ang inertia sa mechanical engineering, yun ang tamang formula. Yung ginagamit nating formula ng inertia sa civil engineering, mali yun. Hindi naman natin pwede masabing 100% mali. Ano lang yan? Conceptual lang yan. Concept. Kasi ang ginagawa nating sa civil engineering is area. Area. O kaya distance. Actually, pagka sinabi natin yung halimbawa inertia, pagka sinabi natin inertia, pagka maski anong mga engineering dictionary ang tingnan mo, ayan ay natutungkol sa mass, inertia of mass. Pero sa civil engineering, instead of inertia of mass, ginagawa natin inertia of area. Yun ang pagkakaiba. Ha? So malayong-malayo yung mga formula natin sa civil engineering sa mechanical. So
magkakaalituhan sila. Pero, tulad ko, nag-aaral ako ng civil sa mechanical, hindi ako malilito. Alam ko kung paano i-convert yung ano. Hindi sila magkakaunawaan. Kaya minsan, hindi magkakaunawaan ng civil sa mechanical. Hindi magkakaunawaan. Kasi iba yung mga kinocompute. Iba yung mga values na lalabas. Makikipagtalo. Sasabihin ng mechanical, ito yung ano, na-compute kong inertia. Sabi naman civil, ito yung na-compute kong inertia. Ba't ang layo? Ang value. Oh. Yan ha. Yan, siguradong sigurado ako na mangyayari sa inyong trabaho. Okay? Lalo-lalo na kung civil o mechanical kayo, yung electrical, medyo kahawig siya ng mechanical. Yung mga pag-compute ng mechanics, pag-compute ng strength, pag-compute ng structure, pag-compute ng inertia, pare-pareho sa mechanical. Medyo nagkakaintindihan ng konti yung electrical sa mechanical. Pero yung civil, hindi talaga. Ha? Okay. So ang mga nakakaintindi ng mga tungkol sa civil, yung sanitary engineer, genetic engineer, yan ang mga kaano niya. Saka yung architect. Kaya medyo mahirap din magkaintindihan ng architect at mechanical. Medyo ang ano ng architect ay yung pinag-aralan ng mga inertia, ng civil, yan. Yan yan. Ibig sabihin ng first moment to beria, yan yan. Pinapa-exe na lang nila. Pina-exe lang nila, first moment. Pero actually, yan ay first moment of mass. Okay? So yan ang mga ano yan, ha? So tama, pero tama yan dahil nakasulat yan sa libro na structural. Yan ay sa libro na structural na makikita. First moment nga naman ang tawag dyan. Tama. Very good. Ano pa? So, habang naghintay ako ng mga ibang tanong nyo, talagang magbasa-basa kayo at mag-try kayo ng paisa-isang problem. Walang mawawala sa inyo. Paisa-isang problem, makakatulong yan later sa inyo. Kasi maaalala nyo yan later on. Maganda-maganda kung pagka kinakabahan ka, nagpapanik ka, dyan mo yan maalala. Nagtitig ka ng board exam, nagpapanik ka, wala kang maisulat. So, anong gagawin mo? Mag-relax ka sa loob ng board exam, magbuntong hininga ka, mag-ano ka ng mga 30 seconds, stretching ka para mawala yung kaba mo. Tapos, i-recall mo ngayon yung iyong mga pinag-practisan. Malamang, ma-ano mo, ma-aalala mo. Yan. Kaya kung marami kang pinag-practice na problem solving, maganda. Mas marami kang posibleng maalala. Ha? Tulad yan, alam niyo ba? Nung nag-take ako ng mga board exam, di ba? Nag-take ako ng board exam. Pero ang nireview ko, civil engineering. Pero nag-take ako ng maraming board exam. Kasi nung nag-take ako ng civil, mechanical, tapos master plumber, pagkatapos, after 1 month, nakasalubong ko si Sir Sator. Nakasalubongan kami sa Manila. Sabi ko, nandito ka. Sabi ko, nag-ano ko ng ano ko, ng master plumber. Nag-antay na result kasi nag-exam kami. Eh, si Sir Sator, sabi ko, ba't ka dito? Eh, nagre-review siya. Para sa teacher's board exam. Oh, nagkita kami. Tapos, meron ba? Sabi ko, magtitake ka rin pala ng teacher's board exam. Sabi ko sa iyo, anuan mo ako? Bigyan mo ako na inform ako para sabay tayo. Mag-ano rin ako. So, binigyan niya ako ng information. Tapos pagka ano namin, sabi ko, sige, puntahan ko itong sinabi mo. Pinuntahan ko ngayon yung kanyang review center.
Nagre-review ng teacher board exam eh. Oh, ako, gusto ko rin mag-review. Gusto ko rin mag-take ng board exam ng teacher. Oh, punta ko. Pagpunta ko ron, sabi sa akin, one month na, close na. One month nang close kasi sobrang daming nag-review. Close na. So, mangyari, one month na lang yung review. Sabi ko, patay, hindi na siguro mag-take nito kasi one month na lang. Oh. Ah. Pero kung kayo ay marami ng dati pang binasa, trinay, napag-aralan sa sariling sikap, hindi yun na, no, kung matalino hindi, basta marami kang problem solving na trinay, practice ka ng practice, oh, maski na yun, tulad yan, one month pa lang, oh, wala na akong review center, sariling sikap na lang ng basa-basa, oh. Oh, sumabay pa rin ako ng exam sa kanila. Maski ano na ako. Oh. Ay, nakapasa naman kami tatlo. Tatlo kami sabay-sabay. Oh. Kaya, yun siya sabi ko sa'yo. Kayo, matututo kayo dyan. Mababalik din yan sa inyo yung mga pinagsisikapan nyo dati. Nahirapan kayo pag-isip. Nahirapan kayo sa pagsakripisyo. Babalik yan sa inyo. Pag andun ka na sa loob ng board exam room, oh, may mga tanong sa iyo, di mo alam. Oh, marirealize mo, uy, may nabasa nga pala akong ganito dati. Hmm. Malamang, mababa ako dun sa Pilipino kasi kasama sa board exam ng teacher yung Pilipino. Eh. Hindi ko maintindihan yung mga Pilipino word dun. Eh. Masyadong malalim. Pero yung mga matinsayan, nakukuha ko. Kasi kaya ganyan kayo, dapat konting sakripisyo. Tulad yan, maganda, pagka may nabasa kong ganyan, ano kaya ibig sabihin ng Q na yan? Yan, yan. Nahintayin ko yung mga ibang tanong dyan. Lalo-lalo na timber design yan. Sa timber yan eh. Gagamitin natin yan sa timber. Yung formula na yan, yan ang pinaka-main formula natin. Ah. Pagka beam naman, sa beam, reinforcement, yung buckle dyan, ang gagamitin natin is size 12. 12mm na buckle yung beam. Ganon din sa column eh, minimum. Minimum na yun. Iba yung ano ha, iba yung stirrups. Stirrups kasi 8mm, pwede na eh. Eh, yung nakalagay sa code, alam nyo ba nakalagay sa code? 10mm. 10mm nakalagay sa code. Pero, awan ko ba, bakit ito, pinayagan pa rin niya, stirrup, 8mm. Pero alam nyo, nakalagay sa code is 10mm. Pinakamaliit. Yung pinakamaliit doon sa code, 10mm. Pero okay lang. Siguro, yung ginamit nilang code rito is baka European. Iba kasi yung European, ang ginagamit natin code is ACI. ACI tayo naka-pattern yung national building code natin, naka-ano pattern sa ACI. NSCP. Pero ito kasi yung ano ng dokumentong ito, yung donor, yung nagbigay ng pondo, nagbigay ng pera ay German and European community. Eh, baka European standard. Hindi ko sure. Hindi ako aware sa European standard. Pero dating ginagamit naman natin ang 8mm. Natin naman. Anyway, stirrup naman yan. Oh, tanongin ko kayo. Ano ba talaga ang function ng stirrup? Sige nga. Oh. Graduating na kayo. Oh. Ano ba talaga ang function ng stirrup? Bakit ba kailangan may stirrup? Kasi kung hindi mo alam function ng stirrups, so baka naman pwedeng ang stirrups natin ay ano na lang, hindi na baka lang gamitin, baka pwede ba abaka na lang yan? Di ba pwedeng abaka na lang ilagay natin dyan? Bakit ang stirrups natin kinakailang steel? 8mm? Oh. Ano bang function ng stirrups? Sige nga. Yan, pwede nga
Pwede kasi ano sa iyo eh. Sabihin sa iyo ng kapitbahay mo, oh, di ba nag-aaral ka engineering? Pang ano yan? Saan ginagamit yung ano yan? Pinapaikot dyan sa ano? Yung stirrups na yan. Anong usefulness niyan? Di ba? So, yan ang mga practical na pwede nyo itanong dito. So, hindi lang tayo pwede rin tanongin sa mga textbook, sa mga tsuri, pwede rin sa mga actual na tanong, mga practical. Yan, ha? Minimum size of ring beams. Ano yung ibig sabihin ng ring beams? Wala namang ganung word sa code. Walang ganung word sa code eh. Basahin mo ng kompleto yung code, napakakapal noon, pero wala kang makikitang word na ring beams. So, pwedeng sabihin na baka ito ay galing sa European standard. Pero ang ibig sabihin ng ring beams ay yung mga beams na nakapaikot sa ibabaw ng doors and windows. Or pwede rin namang sa ibabaw ng wall. Pwede sa ibabaw ng wall. Ayan ang ibig sabihin ng ring beam. O, yung mga hoops niya, 8mm din. Pagka ginamit natin sa ring beam. Nako. Ubus na ang battery ko. Wala akong dalang ano. Minimum size of ring beams. Interval between ring beams. 10 to 15 centimeters. So, ganun pa rin, no? So, pareho lang na stirrup. So, wala rin tayong mababasa. Ngayon lang kayo makabasa rin ang word na hoops. Diba? Hoops. Yan ay stirrup din yan. Kaya lang yan ay stirrup ng beam. Ang tinatawag nila sa Europe na stirrup ay yung sa kolom. Yun naman talaga dapat. No? Stirrup ay nasa kolom. Pero yung nasa beam, tinatawag na rin kasi natin ngayon na stirrup yung nakalagay sa beam. Eh. Pero yan ay hoops. Yan ang tawag nila sa Europe. No? Next, roofing. Triangular roof trusses. Yan. So, triangle ang isa sa pinaka-basic na matibay na geometrical shape. Ano pa? Yung tinuro ko last week. Ano pa yung another basic triangle, basic geometric shape instead of triangle? Yung ating pinakita na bahay sa Batanes, di ba? Anong meron siya? Mayroong arko. Yung arko, matibay na geometric shape yon. Parang parabolic, no? Arko yung arc niya. Ha? Sa halip na gumamit ka ng beam, arc na lang. Pwede rin. Matibay din. No? Okay? Lateral ties din ang tawag natin kasi US, sa US, lateral ties. Ayan. Lateral ties tawag US. Pero ang tawag nila is hoops. Lateral ties naman yan. Ha? So ties saka stirrups. Ano? Ayan. Okay. Sa US. Tama yan. Ito kasi dokumento, ano eh, European name, ano eh. Kaya iba yung mga ano niya. Pero sana, hindi tayo nalalayo, di ba? Medyo ano naman, hindi tayo nalalayo. Unawa naman natin, no? O, ano pong nakalagay dito? Roof trusses joints were strapped and bolted. Strap ang gagamitin. Hindi lang mga pako ang gagamitin. May strap na, may bolt. Roof trusses were placed on the columns.
dapat itatapat mo sa kolom yung mga trusses. Rope trusses were tied to the columns. So, pwede namang hindi talaga minsan maitatapat yung trusses sa kolom. Minsan sa gitna ng kolom mo, okay, depende. Pero dapat mayroon kang sapat na ano, ha, na dahilan at mayroon kang sapat na analysis, computation na talagang pwedeng itapat yan doon sa iyong sa gitna ng iyong span. Tinapat mo sa gitna ng span yung truss. Dapat, computin mo kung talagang kakayanin. Okay? Rope trusses were placed, were tied to the column. So, yan. So, yan yung ano, rope trusses, yung column naman, ako ganun. Yung bakal galing sa column, higa ganun. Saka ganun na. Okay? So, ganyan eh, tsura. Nakaangkla na. Bakit kaya? Eh, mas kaya nung hangin dyan, typhoon, nakaano pa rin yan. Kung talaga sobrang lakas, eh, buong building ng yano. Okay? Wood blocks were used for fixing purlins to the trusses. So, patungan. Merong maliliit na wooden blocks. Patungan ng purlins. Masalimot yan, medyo matrabaho yan sa actual. Sipin mo, preparasyon pa lang yan, eh, napakatrabaho niyan. Pero, putol-putol lang naman yan. Kung kompleto ka ng tools, di madali lang din yan. Putol-putol lang naman yan eh. The next, cross-bracing in between trusses. Bakit? Bakit kailangan ng cross-bracing? Kasi nga, triangular ang geometric shape na matibay. So, para itong iba yung mga frame na hindi naman triangular, lagyan mo ng cross-brace para maging triangle siya. Okay? Or pwede rin, dahil na naipresent na natin yung arc, pwede mong lagyan ng arc. Pampatibay din yon. Ano pa? Cross-bracing on roof frame. O, ganun din. Roof cover. Ano yung roof cover mo? Para sa mga ibang lugar kasi na hindi mainit. Dito sa atin, mainit. Zinc, asbestos, roof tile. Pwede pang kubiran sa ano yung roof mo. Eh. Pwede naman. Gusto mo tiles para hindi ganun mainit. Pag mainit ang panahon, eh, kung yero yan, eh, masyado mainit. So, pwede yan. Pero I think yung asbestos, eh, nakaban na yata sa Pilipinas yung asbestos. Hindi ko alam. May, kasi sa Pilipinas naman, minsan, maski nakaban, ginagamit pa rin. Okay. So, tama yung sabi mo. Lateral ties din yung tawag dyan. Door and windows frame. Wood frames were of dry condition. So, dapat matured na yung kahoy. Hindi yung kapuputol pa lang. Kasi yung mga frame kasi na yan, eh, mag-dry. Pag nag-dry, medyo mag-change yung dimension niya. At pagka nag-change yung dimension, minsan nagwa-warp. Nagkakaroon ng yung shape niya, nagwa-warp. So, dati, in-eskwala mo. Tapos, nung after ilang buwan, eh, hindi na eskwalado kasi nag-warp na. Nag-dry na siya. Frames tied to the walls and columns. Meron ba? Dapat meron. Marami tayong example last week na hindi na kagano'n, di ba? Puro mali. Building materials, anong gagamitin? Na buhangin galing sa ano? Buhangin galing sa dagat? Pwede. Dapat may gagawin ka. Kung yun ang gagawin, gagamitin mo. Gagawin kang preparasyon. Sand was coarse, no gravel or stone. Dapat. Dapat, wala. Walang gravel or stone. Minimum size of gravel, 2 cm. Minimum. Okay, 2 cm. So, tama-tama yan. Maganda yan. Maganda yan. Hanggang
halos one ano, halos one inch. Maganda yan para yung mga pagitan ng ano, stirrups and ties, eh, makakadaan itong gravel natin. Concrete mix. Concrete mix. Ano pa? Watery. Quite stiff. Okay. Concrete mix. So, minsan kasi ngayon naman, mangyayari lang ito sa mga maliliit na construction na hindi gumagamit ng mga ano. Sa malaking construction kasi, bumibili na lang tayo ng concrete mix dyan sa ano. Dinideliver na lang ng truck, yung mixer, di ba? Pero kung residential lang to, maghahalo, maglalagay ng tubig, estimate, no? So, bantayan nyo yun kasi hindi dapat maraming tubig. Dapat sapat lang. Okay? Kasi kung sobrang maraming tubig, hindi yan malakas. Mahina lang yung ano na yan. Okay? Other aspects. Ano pa? Concrete mix. Watery. Water quality. Dapat clear. Clean. Hindi sa salty. Ang salty kasi may mga phosphorus dyan. O may potassium. Ibang, ano, mga ibang elements na nakakapekto sa bonding ng ano ng semento sa mga ibang elements. So, sand was coarse. So dapat hindi coarse, walang gravel. Kasi ang sand is fine. Ang gravel ang coarse. Diba? Sand was coarse. So dapat gravel coarse. Okay. So other aspects, site drainage plan. Meron ka bang plinano doon? So, may sandali lang, may nagtanong lang sa akin. May mga tanong kayo, diretso nyo lang. Sir Pedro Maas, dito sa medyo madali gawa ng prototype at innovation, need mag-submit ng private practice ready na. Kaya lang, hindi ko makita na. Hindi ko makita yung ano niya. Bakit kaya hindi lumalabas? May sinend si Ma'am Nana nagtatanong sa atin. Hindi ko makita yung kanyang picture. Wala lumalabas sa picture. Siguro sa data, no? Wala akong data. Kaya ganon. Bakit hindi ko ma-open yung picture? Siguro wala akong data, no? Yan, no? Pagka-clinic ko to, dapat picture yon, wala naman lumalabas sa picture. So, hindi ko masagot. Okay, so adequate elevation. Meron ka bang na-estimate na ano dapat ang elevation ng iyong itatayong flooring? Yan. Located close to a floodable waterway, swampy area, or in tsunami or wave-prone area. Near the sea. Located clear of landslide, debris flows, and flash floods.
Okay, so yan ang karaniwan dito sa atin, lalo sa Taguig. Plus floods, meron. Kasi Metro Manila, mahirap pa kasi dito eh. Wala nang mga ano, wala nang mga punong kahoy. Karamihan eh, ano na, tao at mga building at mga bahay. So dahil wala nang mga punong kahoy, plus floods tayo. Nagkaka-plus floods tayo. Debris flow, yan. Debris flow, ito yung mga basura dyan sa kalsada na kasama ng dumadalo yan, no? Then, yung mga high-lying areas, hindi stable yung ground, nakakaroon din ang landslide. So, yan ang mga na-observe natin dito sa Metro Manila or sa Taguig. Okay? So, kaya gagawa mo ng paraan. Paano? So, pwede kang makita mo yung mga yan, pero okay lang, pwede pa rin magtayo ng bahay dyan, pero dapat may gagawin ka. Mayroon kang intervention na gagawin. Paano hindi magkaroon ng landslide? So, gagawin mo na ng ano yan. Halimbawa, riprap. Magka-riprap pa na. Debris flow. O, yun. Riprap, tapos may mga butas-butas para may daanan talaga yung tubig. Masasala yung tubig. May iwan yung mga solid particles. No? Plus floods. O, so, ganun. Gutter, daanan ng tubig, kanal, and so on. So, yan din ang paalala sa atin. So, next, well situated more than 30 meters from nearest septic tank. So, alamin mo na kung nasan septic tank. Huwag ka na magtayo ng ano dyan. Meron, sa amin nga, eh, yung septic tank, saka yung ano ng tubig, oh, puso, ilan lang. Nasa 10 meters lang eh. Eh, ang ano, nakalagay sa regulation is 30 meters. Ito, nakasulat ito sa code. Nakita ko to. Basa ko tong 30 meters ito. So, 30 meters talaga. Nung unang mabasa ko to, parang may mali. Kasi yung tinira namin sa ano ko, sa uncle ko, ganun eh, yung iniinuman namin na puso, wala pang 10 meters, sinasa 10 meters din sa puso ni Gro. Yung mga dumi sa puso ni Gro, pupunta rin sa inom. Eh. Kasi 10 meters lang. Ito, nakalagay. 30 meters. Ganito yung nangyari sa, ano, sa Boracay. Nung hindi pa nililinis yung Boracay. Yung mga sa septic tank, dire-diretso sa tubig. Tapos doon maliligo sa tubig. Yun. Kaya mangyari. Then, pagka nakakano mo na yung checklist, overall assessment ng building. Our homes contain the people and things which are closest to us. Let us ensure that our buildings are constructed more safely so that the people inside them and the property will be better protected. In times of hazard or impact of hazard. Even in more minor hazard events, the effects can be cumulative. So, pakonti-konti. Ibig sabihin ng cumulative, pakonti-konti. Sabi mo, ay, wala namang nangyari sa amin, maski ganito ginawa ko. Hindi pa. Kasi nag-accumulate pa eh. Hanggang sa later on, bibigay na talaga. Pakonti-konti. Meron akong napanood nung Saturday yata yun. Magkasintahan sila tapos yung lalaki nagpapadala ng ano ng monthly na 100,000 CP mo yun, nagpapadala ng 100,000 peso monthly tapos nung kinumusta niya yung ano ka yung girlfriend niya yung pala yung 1.8 million na total pakunti-kunti 100,000 monthly pakunti-kunti, hanggang sa maging 1.8 million, ha? Sipin mo yun, naipon niya in 5 years, 1.8 million. Ah. Ayun, ha? Baka hindi kayo naniniwala. Totoo yan, ha? Nasa, ano pa lang yung edad niya? Edad niya nasa 20s pa lang, mga 27, 28, gano'n. Ah. Kasi bakit? Sa nagtrabaho? Nagtrabaho kasi sa Korea. Savings niya yun. Eh, nung nagtrabaho sa Korea, yung sweldo niya,
binibigay niya sa kasintahan niya 100,000. Tapos 30,000 sa kanyang mother. Sipin mo yun, ang savings niya ay 130,000 monthly. Yan ang kalaki, ano? Korea. Ha? Ngayon, bakit na banggit yun? Kasi cumulative. Alam nyo ba, pakunti-kunti, hindi ka kaagad-agad makakapag-ipon ng 1.8 million ng biglaan. Pakunti-kunti. Pakunti-kunti iniipon. Monthly. Okay. Savings hanggang sa maging 1.8 million. Pakunti-kunti. Ngayon, yung palang kasintahan niya, pakunti-kunti rin inuubos. Ubos. Isipin mo 1.8 million na ubos, wala ni pisong natira. So, anong nangyari? Nagka-ano sila? Nagka-break na sila dahil lang sa pera. Anong nangyari? Ang rason ba naman Sabi niya, nagayuman siya daw. Yun ang nirason niya. Nagayuman siya, kaya nawala yung pera, naubos. Nagayuman daw siya. Panood ko nung Saturday. Pwede pa lang mangyari yun? Sa palagay niyo, pwede pa lang mangyari yun? Nagayuman ka, tapos 1.8 million, pakunti-kunti. Pakunti-kunting naubos yung 1.8 million dahil sa gayuma. Pwede ba yun? Parang nakakapagdude yata sa panahon na ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. Wala na ngayong ghost saka mga aswa ngayon dahil sa puro na internet ngayon ng tao. Paano pa magkakaroon ng aswa ngayon? Ayun, budol-budol daw. Ay, mas mahirap mabudol-budol kasi kung nabudol-budol ka ng isang bisis, alangan namang magpabudol-budol ka ang pangalawa. Mas mahirap naman mangyari yun. Yan ang sinabi niya Budol-budol yung sinabi niya. Napakahirap paniwalaan kasi, halimbawa ikaw, niloko kita. Niloko nga lang kita ng 20 pesos Malamang, hindi na ako makaulit sa'yo ng 20 pesos . 20 pesos lang yun, ha? Halimbawa, sabi ko sa'yo, pahingi ng 20 pesos, bibilang kita ng merenda. Tapos hindi na ako bumalik. Tapos sa next month, hingi uli ako sa'yo ng 20 pesos, sasabihin ko uli. Bigyan ako 20 pesos, bibilang kita ng merenda. Grabe naman kung maluko ka uli. Grabe naman kung mabudul-budul ka ng pangalawa. Binigyan mo uli ako ng 20 pesos, tapos hindi na naman ako bumalik. Ay pangatlong buwan, nakita uli kita, sabi ko, pahingin ng 20 pesos at bilang kita ng pangmerinda. Pagka nagpabudul-budul ka pa naman ng pangatlong ulit, grabe naman yan. Napakahirap paniwalaan. So, yan ang ibig sabihin ng cumulative. Ibig sabihin ng cumulative, pakunti-kunti. Pakunti-kunting nagkakaroon ng epekto. Dati, hindi mo pa nararamdaman yung 20 pesos. Pero pagka naging 40 pesos, naging 60 pesos, aba, pasakit na ng pasakit yun. Lalo na kung 1.8 million, napakasakit na nun. Pakunti-kunti kang niluloko. Diba? Kaya ang gusto ko sa inyo, huwag kayong gumaya dun sa lalaki na yon. Sipin mo, nung 1.8 million na yung natatangay sa kanya napansin. So dapat 20 pesos pa lang, napansin na niya. Pagbigyan mo pa uli, pagpasinsyan mo pa, patawarin mo pa. Pagka 40 pesos, patawarin pa. Umabot ng 100,000. Sige. Huwag ka nang magpaulit. Pagka umabot na, baka naman umabot pa ng 200,000 yan. Diba? So yan sinasabi ko. Dito sa building, pagka paulit-ulit, nakikita mo na, na-observahan mo na, konti-konti nangyayari. Wala kang gagawin. Dapat may gagawin ka para hindi na mangyari yun yung bigla-bigla. 1.8 million na pala yung ano mo.
tapos tatakbo ka kay Tulpo. Yan. Yan ang mahirap dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong mga itong mga pinag-aralan natin, practical na bagay, continuous observation para hindi yung mabibigla ka na lang, magugulantang ka na lang, andyan na pala yung epekto, giba na pala yung bahay mo. Di ba? Dapat, yung humahapay pa lang, nagkakaroon pa lang ng crack, masolusyonan mo na kagad, gawin na kagad ng ano, medyo nakita mo, nagkakaroon ng settlement yung ano, yung lupa. O, gawin mo ng paraan, tulad dyan, nagkaroon ng problema sa column yung ano dito, sa Bikutan. Isa ako sa mga nagano niyan eh, pinagpara ulit-ulit ko sa FBN eh. Anong ginawa nila? Sobrang tagal, di ba? Inabot ng ilang buwan bago natapos. Yung anong tawag dyan sa Bikutan, yung overpass, yung daanan ng tao. Daanan ng tao kasi yung isang ano doon, poste, ay talagang ano na, tibag na yung isang poste. Delikado na. Pagka naglakad ka, umuuga pa. No? So, baka matumba. No? So, hindi natin alam. Maski na civil engineer ka, huwag kang magyabang-yabangan dyan. Mas maganda na lang safe kisa sa bigla ka na lang matatawan eh. Nadaganan ka na ng ano. So, kaya anong ginawa namin? Marami kami, araw-araw namin pinupost yung ano na yun. Yung picture ng poste ng ano na yun, overpass. Umabot na nga nasa 2 buwan, 3 buwan yung ano na yun eh. Ang nangyari nga eh, naglakad pa ako sa ilalim yan eh, para makarating sa SM Bikutan eh. Kasi bawal pang daanan kasi nire-repair. Ganon, matagal. Basta hindi bababa ng 2 months. More than 2 months, 3 months, 4 months, ganon. Matagal. Yan yan. Kasi para hindi bigla tayong isang araw, bigla na lang tayong kasama ng tulay na babagsak. Dapat, ano, napansinin na kagad natin, minor hazard pa lang ay yung effects can be cumulative kasi. Yan ang bantayan nyo. Ha? Bantayan nyo. Huwag kayong pakasiguro, maski sabihin mo, eh kasi civil engineer kasi ako, okay lang yan. Pinag-aralan na namin yan. Hindi pa yan magigiba. Sige, okay lang yan. Alam mo ba, mayroon akong schoolmate na isang taon, matanda sa akin. Matanda sa akin ang isang taon. Sa university, nagkaabutan pa kami. Siyempre, isang taon lang tanda niya sa akin. Graduate na siya. Graduate siya, nag-take siya ng board. Ako naman, pipier. Aba, nakita ko yung pangalan, number 3 sa board exam. Tapos nakapagtrabaho agad sa ano? Sa soft company, malaking soft drinks company. Siya kaagad ang ano, plant engineer sa soft drinks company. Alam mo ba, wala pang isang taon sa trabaho na kuryente, patay. Bakit? So, huwag tayong pakaano sa danger. Ibig sabihin, wala sa talino yan, matalino siya, wala sa ano yan, swerte. Dapat ito ay pasiguro. Hindi porke engineer ka eh, hindi ka na mamamatay. Hindi porke engineer ka eh, hindi ka na matabunan ng ano, ng building. Hindi porke nag-aral ka na engineer, hindi ka na mag-iba ang ano mo, ang overpass. Mapasiguro ka, pagka may nakikita ang danger, maski na gano'ng kalit yan, gawa na nga ng parang kagad. So yan yan, yan yung mga nangyayari. Ano pa yan? It's one of the principles in this handbook will have an added effect in reducing the vulnerability of the house. Yan, vulnerability of the house to collapse when the forces of nature impact it. Okay? So, wala tayong magagawa. Forces of nature. Ano yan? Typhoon, wind, earthquake. Yan yung mga forces of nature. Ano pa? Flooding. Ano pa? Yan ang mga pwede rin ano, man-made forces. Halimbawa, may biglang
sasakyan na bumangga dyan sa wall mo, sa pader. Yan. Yan. Man-made error. No? Driver, bumangga sa bahay mo. Yan. Hindi naman niya nature, pero pwedeng ikagiba ng bahay mo, di ba? Yan. Eh kung medyo matibay pa yung bahay mo, di okay lang. Pero may nakita ka ng, ayun, tulad nun, talagang pabigay na yung poste na yun eh. Eh kung yun ay nabangga ng tricycle o ng ano, talagang babagsak yung overpass. Babagsak talaga yung overpass. Kaya maganda, nasa magandang kondisyon yung poste para may laban siya kung banggaan man siya ng tricycle, ng ano, ng car, hindi siya kagad-agad magigiba. Hindi katulad nung nangyari yun eh, talagang wala na siyang ano eh, wala na siyang concrete. Yung mga reinforcement talaga ang kita, nakikita na yung reinforcement. So ganun yan. Monitoring house design and construction will enable you to correct poor practices as they happen so that your house will better protect your family. Your family. So hindi lang ikaw ang makikinabang dyan, no? Pati pamilya mo makakaligtas sa sakuna. In times of emergency, the expense involved in building a stronger house is little compared to the added security. Oh, tingnan mo. Makatipid ka ng, halimbawa, yung maliit na bahay, pang isang pamilya, ang member ng pamilya, apat na tao, member ng pamilya, mag-asawa sa dalawang anak. Ang bahay, maliit, dalawang kwarto lang. Oh. Presyo ng bahay siguro talagay natin 400,000, 500,000, ganyan. Nagtipid ka. Nakatipid ka ng 100,000. Talagay mo na nakatipid ka ng 100,000. Okay, kung after 5 years eh nagibaan, na hapayan ng wall, natumbahan ng wall yung isa sa pamilya mo, magkano ang magagastos sa ano? Baka hindi lang 100,000 ang magastos sa ospital, sa abala. Di ba? Masipin nyo ang ano, disgrasya, mabuting ka kagad ng 20,000, 30,000, ganyan kagad, no? Ay kung namatayan pa, sobrang dami-dami magagastos, no? Yung natipid mo ay kulang pa. Sabi mo, eh, nakatipid naman ako. Ay later on, baka mabawian ka sa pagtitipid mo. Kaya dapat, kung magtitipid tayo, okay lang, pero dapat yung mga karapat-dapat natin i-implement, andun pa rin. Andun pa rin dapat. Okay? So, tapos na yan, document na yan. So, tatapos natin isang sambuong PDF. Isang libro yun, ha? Isang libro yun, natapos natin. Okay, so ibang topic naman, project construction methods and management. Yan, ha? Ito, maganda itong basahin nyo dahil meron kayong subject na yun, construction, project management. Kasi ito practical, pang-actual to. Maski wala kang experience, magkakagin ka ng insight. Magkakagin ka ng insight. Ano yung mga iniisip nila sa actual, sa trabaho nila, sa field. Magkakagin ka ng insight dito sa libro ni Max, no? Max Pardo. Okay? So, wala pa? Tingnan muna tayo ng mga ano. Break muna tayo ng 5 minutes sa mag-isip-isip ka ng pwede itanong. Isip-isip ka ng pwede itanong. At pag ano natin, dito naman tayo kukuha. Tuloy natin kasi meron din tayong topic na construction management. Priority natin yung mga tanong nyo kung meron kayo.
So, habang may ano, baka pwede nyo i-share sa ano, para mas marami pang pumasok sa ating ano, sa ating extension, mag-view sa atin. Lunes kasi, ano? Lunes, baka bukas ng marami. Kasi last week, ang dami. Daming nag-attend ng ano, nung last week. Anyway, Monday to Friday naman to. So, okay lang. Maski pakunti-kunti, meron tayong pakunti-kunting natutulungan. Sana yung mga ibang school dyan, tulad nitong ano kanina. May mga nakikita tayong iba. Parang si ano yata, ibang school to eh. Alam ko eh. Si Gutierrez, no? Hindi ko kilala si Gutierrez eh. Baka taga ibang school, no? Training needs analysis. Meron ako nito. Tapos na ako nito. Yung isang wala ako eh. Hindi ko makita yung link eh. Yung ano ba yun? Trace. Wala yung trace. Ayun, nakita ko rin. Forming, casting, molding, machining. Machining. Project team, manufacturing process. Primary objective, a group must design and implement one manufacturing process that is contributed in any of the following. Process even. Forming process, casting or molding, machining process, turning, shaping, cleaning or assembly process, finishing process, additive manufacturing process. Casting. Break time muna. Break time.
Ito po lang ano nito. Ito po lang tablet eh. Ang camera po lang sa harap. Itong tablet. Sa harap ang camera niya. Okay. 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 Yan. Hello guys. Yung ginagamit kong ano, nalubat na. Wala na. Wala na. Hindi na mag-on. So, siguro, pwede kayong remarks na lang ng question. Kasi gagawin ko, i-record ko na yung inyo. I-record ko yung inyong participation ngayong araw, pero siguro itutuloy natin bukas. Kasi itong isa, 11% na lang. Yung isa, namatay na. Madali pa lang makaano. Madali makapagpalubat ang live. So,
ano ko lang ha. I-record ko lang itong ano nyo. Paano ba? Ano ba i-record to? Record ko lang yung inyong participation. So, balikan ko dun sa yan. Ha? Okay. Screenshot ko na, screenshot siya. Para may record ako. So, pwede kayo magano, last question. Kasi ituloy natin na bukas yung ating group study kasi nalubat na. Lubat na tayo. Dalawang set, dalawang ano, gadget. E bale, ano naman tayo? Almost 2 hours naman tayo ngayon. Almost 2 hours naman tayo ngayon. So, okay lang. Kinitake ko lang yung ano. Mag-screenshot lang ako dito sa inyo. Uy, nakahabol pa si... Nakahabol ka. Good evening, Jasper. Sir, yung pinapagawa niyo po sa Steel at Timber, saan po papasa? Okay, mga tanong sa ano, pwede niyo ipapasa doon sa GC din. Sa GC niyo ipapasa. Okay, yung pinapagawa natin, kung may mga sasubmit, papasa nyo sa GC. Ang gagawin nyo mga kaklase nyo, yung mga unang pasa, inaabangan nila yan, tapos i-download nila yan, tapos ipapasa uli nila yan. Okay? So, hindi naman siguro ganun, ha? Hindi naman siguro ganun. Mag sarili naman ang ano. Kasi, mangyayari yan, mga abangers lang mangyayari. Yung number one na nagpasa, yun lang, ano, totoo na lang nahirapan, no? Okay? Kaya bibigyan ko ng ano habang mas maunang nagpasa, mas mataas ang ano. Mas mataas. Okay. Di ano pa lang mga may mga iba pa na gano'n, nag-visit. May iba pa nag-visit. Kasi tinatanong mo kasi doon na lang muna sa DC. Basta bigyan ko ng mas mataas na bonus points yung mga naunang nagpasa. Kasi mangyayari, nag-aabang lang yung mga iba. Ha? Sana wag ganun ha. Sana kanya-kanya nga yung trabaho. Sakto sana. Paano ito yung ito yata yung ito ba yung camera? O ito? Ito pala? Ito yata. Saan ba? Sige. Pwede ba, Jasper? Ha? So, nilagay ko na pangalan mo para maano. Matanda kita dyan sa ano. Uy, meron pa. Sa group po ba o through sa PM sa inyo? Pwede sa group or pwede rin sa PM? Pwede rin may PM sa akin? Si Miss Francisca Ibarra. Good evening, sir. Baka andito. Eto. Good evening, sir. I recommend Google Meet po sa classroom. Pwede na, Google Meet. Kaya lang, problema, hindi ako marunong nun eh.
Meron kaming ganon. Siguro tuturuan kami ng ganon. Kasi ang isa pa, may mahihiyain kasi yung mga student namin eh. Kaya, pero ang maganda noon, mas kinahiya sila, nakakapag-type sila ng answer. Kasi pagka, alam mo ba ang na-observe ko ngayon, Ms. Jessica Ibarra, yung mga nag-a-attend ngayon sa ano, sa mga webinar, lahat naka-off ang cam. Lahat naka-off ang cam. Puro naka-off ang cam. So nakalagay na picture nila yung mga profile pic. At tulad ko, isa na ako doon sa Tamad Malao. Kasi nga, napaka-risky naman yung ano. Ang daming tulad niya. Mga nasa likod mo nakikita dyan. Oh. Oh, ay mamaya may bigla dumaan dyan. Na multo. Oh. Diba? Oh. Oh. May mga ano dyan. Oh. May mga liligid dyan. Oh. Oh. Mamaya may multo dyan. Bigla nag ano. Oh. Oh. May naka-okay kamay. Like. I-like niyo daw. Yung symbol ng like na kamay. Oh. So, kaya minsan, na-observahan ko sa mga webinar na na-attendan ko. Eh, ano, pero tama yung ano mo, maganda yan. Kasi siguro na-experience mo na ang Google Meet. Siguro tuturuan kami niyan, tuturuan kami ng Google Meet. So matututo rin kami niyan, makukumpara namin. Sa ngayon kasi, okay pa lang naman kami sa YouTube. Tapos yung Google Meet saka YouTube, isang company lang eh. Ang company ng YouTube pala saka Google, isang company lang. Yung pala yan. Ang may-ari pala ng YouTube is Google din. So, kaya naman, pagka tulad ko, gumagamit ako ng data para maka-view ng YouTube saka ng Google, pareho lang yung data na uubos eh pagka gumamit ka ng Google saka ng YouTube. Kasi isang company lang sila eh. Pero okay yan. Marami na rin na gano'n yan. So, may experience ka dyan. So, siguro na ano mo na maganda talaga. At talagang classroom talaga. Pang ano talaga yan? Yung Google Meet talaga pang klase. Ito naman rin kasi na inano namin. Extension lang to. Hindi talaga ito lecture. Hindi ito lecture. Tanungan portion dito para ba question and answer. Yun. Pwedeng tutorial, pwedeng kung may magtanong, tutorial na mangyayari. Pero flexible to, hindi ito classroom talaga. Kung mga formal na classroom talaga, maganda yung Google Meet talaga. Tama naman, tama naman. Thank you sa advice. Thank you naman sa advice. Si Miss Francisca. Shout out sa iyo, Miss Francisca Ibarra. Ay. So ayaw nilang makita ko sila eh. Nagtatanong lang sila. Okay, so pwede naman sana akong manghiram tayo, sa ano na lang, hindi naman kawalan. Marami pa naman tayong araw na ano, Monday to Friday naman tayo. So pwede naman natin ituloy na lang bukas. Kasi itong dalawa kong ano, gadgets, pareho ng lubat. Si ma'am, okay pa yung ano niya. Kaya lang, problema, marami naman tayong ano. So, pwede nyo ipunin din yung mga tanong nyo. I-ano nyo bukas. Monday to Friday naman tayo. So, hindi naman tayo ganong ano. O kung may iahabol pa kayo, mayroon pa akong 9%. O yan, 9%, may tanong kayo dyan. Okay, maraming salamat. Sana bukas na natin eh andito pa rin kayo. Yung mga kakilala nyo na high school, pwede magtanong ng mathematics at science. Andito pa naman si Ma'am Bayo ngayon. Magaling yan sa science, saka sa computer. Bukas, wala na yan. Sayang, hindi kayo nakapagtanong. Mga tungkol sa ano. Ang mga tinanong nyo kasi, mga sa pang-engineering eh. So, magtanong kayo mga ano, iba. Mga iba, ano, kakilala niya, pwede. Ha? Bukas, ganong oras din. 6 to 9 pa rin. So, medyo mas shorten tayo ngayon. Bukas, yan akong naka-100% ng aking mga gadgets.
Sobrang bilis pala malugot pag ano, live. Okay guys, thank you very much. And once again, this is your professor, Samurai Engineer. Good night.